Hi guys! Welcome dito sa aking channel. Ang reading nito ay para sa pangkalahatan. Ito ay love reading para sa pangkalahatan. Paalala lamang po ng reading nito ay general reading kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading nito. Hopefully ay makuha ko yung energy sa guys. So let's check your energy. Ano ba yun? Ace of Cups and the Nine of Pentacles. And the Page of Pentacles. Ikaw yung person ditong blessed with the Ace of Cups. May new beginning. Merong new love, new beginning, napapasok sa buhay mo, or you're starting a relationship with a person na hindi siya ganun ka-stable financially, guys. Yes, unstable financially itong person na to. Pero ikaw yung person na blessed dito eh. Nandun yung pagiging loving mo, unconditional yung pagmamahal mo sa person na to. And wala sa estado sa buhay na yung pagmamahal ka. Kumbaga, hindi mo tinitingnan yung estado sa buhay ng person mo. Maaring dumadaan ang crisis ng person mo ngayon. Naging unstable siya financially. So, instead na maporma siya or nakakasuot ng marangya at luxurious ng mga damit, or instead na kumbaga, imbis na namumuhay siya ng luxurious lifestyle ay kabaliktaran, parang gano'n, no? Pero nandun yung totoong pagmamahal mo sa person na to. Tanggap mo kung ano tong person na to eh. Kahit ano pa yung estado niya sa buhay, kahit na hindi siya mayaman, no? Kahit hindi siya stable financially. So, merong offer dito from your person na stable or grounded na relationship. Mukhang may sisimulan itong person mo dito, guys, na with the Page of Pentacles, no? Or ikaw, sa yung energy to, with the Page of Pentacles, ikaw yung person dito na ma-idea. Sa'yo to. Ito yung person mo. May idea ka dito. And itong naisip mo na idea or opportunity man, trabaho or business, no, na simulan mo dito, ay magdadala ng abundance sa'yo with the Ace of Cups. Yan na yung start mo. To grow your income para mamuhay ka ng prosperous, masagana. Yung sisimulan mo na to, guys, ay parang hindi ka pa experiensyado dito. Bagong trabaho, bagong business na papasukin mo. Parang walang ka pang kaalam-alam ba. Pero, dun ka yayaman. Dun ka mag-prosper. You are blessed ng mga talents and skills para kumita ka dyan, no? Mag-grow yung income mo. So, let's see kung ano yung feelings ng person mo dito towards you. Okay, mahal ka naman ng person mo, guys, eh. Or possible, itong person mo
Kaya tanggap mo to. Pero hindi naman ako mamalit kayo sa... I mean, kasi we have here the Eight of Pentacles. Nandun yung... magaan yung loob ng person mo sa'yo. Na may mirror ka niya, no? This person sees you as his or her twin flame. At itong person na to, guys, ay minamanifest ka nito with the Eight of Pentacles. Ginagawa niya yung best dito lahat. Talaga nga, baka nagpupuyat pa to, kakagawa na nga love spell sa'yo. Love spell. No, we have here the Eight of Pentacles. And with the Six of Cups, your person sees you as his or her counterpart. Nandun yung may understanding kayo dalawa. Nagkakasundo kayo. No, parang batang magkalaro ba? Ano, magkasundo? Parang ganon. At nandun yung feeling at home kayo sa isa't isa, no? Serene and calming yung presensya ng person mo dito. Yung presensya mo sa, para sa person mo. Kaya ginagawa niya lahat, guys, para hindi ka mapunta sa iba, no? Para mas lalo kang ma-inlove sa kanya. Para hindi ka na tumingin sa iba. Malay mo, may iba pang gumawa niyan sa iyo, eh, no? Matangay ka ng iba, 'di ba? So yung person mo lang gumawa sa iyo ng ganyan. Possible lang, guys, ha, na yun yung ginagawa niya. Ginagawa niya lahat dito, eh. So let's see kung ano yung feelings mo naman towards a person mo. Feelings mo towards a person mo. Ay. So, parang wala kang tiwala sa person mo. Huwag na to. Hindi niya kasali. Pero, you feel complete. Nandun yung you feel at tingin mo or feeling mo pakiramdam mo, pagkasama mo tong person na to, it made you complete. Whole. Nandun yung curiosity mo sa person na to. Para mahinala ka sa person na to. Mahinala ka na ginagayuma ka niya, ginagawa ka ng love spell, or else, I mean, hinala ka na may iba siya with the Three of Cups. Nandun yung wala kang tiwala sa kanya. Natingin mo, hindi siya loyal sa'yo. Nang-inspire ka dito sa person mo, guys, eh. Tignan natin, guys, kung ano yung pinagdududahan mo dito sa person mo. Ano? Bakit ka walang tiwala sa person mo? Ano yung pinagdududahan mo sa person mo dito? Ano? Ah, na hindi kanya mahal, na nang spy ka kung meron na bang, kung meron ba siyang new person, kung meron ba siyang karelasyon, kung nagkaroon ba ng union sa ibang person. Kung kasi parang tingin mo naging cold tong person mo. Nandun yung parang nag-iba yung trato niya sa'yo. Tingin mo may iba na siya na binibigyan ng pansin or doon na siya switch sa ibang person. No? Natingin mo may iba. Pero hindi mo alam ay parang
kinokontrol niya yung isipan mo dito with the loves, using a love spell, guys, or a human. Kaya nandun yung nag-overthink ka eh about sa person mo eh. Ganun pa nga yung effect niya, no? Nag-overthink ka, hala, selos ka na selos. Na-obsessed ka pagka ganun. Pag ginagawan ka. Isip ka ng isip sa kanya, nag-overthink ka nga eh. Pagka ganun. Nandun yung nawala ka ng tiwala, kakaisip mo ng kakaisip. Pero ang ginagawan ka ng person mo ng love spell. Possible outcome sa inyong dalawa. Possible outcome, the Sun. Pero, yes, it's a success for the both of you. With the Two of Cups, magkakaroon ng balance inyong dalawa dito, no? Kasi ikaw wala ka pang tiwala sa person mo. Nag-overthink ka kasi dyan. And with the Sun card, possible na magkaanak kayo. Possible na you will be happy, no? Saya kayo together ng person na to. Yun nga lang, ay kulang yung pera ng person mo. May inantay itong person mo eh, na pera. Pera or investment niya na mag-grow. Nakikita siya. Or sahod niya, inantay niya. Hindi talaga mayaman yung person mo dito, guys. Hindi siya ganun ka mapera, no? So, ito na lamang para sa ating collective reading ngayon. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please subscribe at huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button. Nang sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko at paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.